everyone, welcome back to my channel. And before we start, guys, I just want to say thank you sa lahat ng teams na sumusuporta sa akin, and to all of you who continuously supporting me, sharing my videos, liking, commenting all my videos. Thank you so much, guys. And so today, this will be our first cooking vlog here in Dubai, and I want to share with you guys my favorite merienda or snack, and also you can make it also as your ulam, and this is the vegetable spring rolls. But guys, we will use one ingredient na nakakapagpalasa talaga dito, so kahit na hindi ka na maglagay dito ng other seasoning like magic sarap or kung ano yung ginagamit yung seasoning, ito sigurado, panigurado na lasang-lasang mo siya. So, samahan nyo akong iluto, guys, ang favorite snack ko, which is the vegetable spring rolls. Let's go! So, these are our ingredients, guys, for our lumpiang gulay. Of course, our mango sprouts or the toge. Ayan, you can buy it in your local markets, guys. Marami yan. And we have also garlic, onions, also our carrots. Ayan. We do have also the green beans or bagu beans, tawag natin sa Pinas, bagu beans. Of course, our lumpia wrapper, hindi mawawala yan. And depende sa inyo, guys, if what you want to put, you can put chicken or pork or beef, but I prefer to use shrimp. Ayan, shrimp na inano ko siya, hinati-hati ko siya ng maliliit talaga. Ayan. And my secret ingredient will be this one. Yung maliliit na hipon. Ang tawag namin ito sa Ilocano, guys, armang. Ayan. Ito yung ibubudbud ko mamaya. This one, guys, this will make the vegetable spring rolls very, very tasty. Even if you will not use some seasoning like magic sarap or vetchin, hindi mo na kailangan yun. Ito lang, guys, enough na siya. Para maliliit siya na hipon. I think you can use also the hibe. I'm not sure about that one. You must medyo mas malaki dito. You just need to make it like smaller, or you can make it powder, like you will blender it. Tapos yun yung ibubudbud mo. Yan, malasa din yun. So, that's all my ingredients, guys. Let's start our cooking. So, let's start our cooking, guys. So, I will be using extra light olive oil, but you can use also the normal oil. Gusto ko lang maging maarte and use this extra light olive oil. Kasi ano naman eh, healthy tayo ngayon eh. So, vegetable spring roll. So, kailangan, healthy yan. We can put our onions. Ayan, okay na yung onions na yan. Hindi ko nilagay lahat, guys, yung chinap ko kanina. I'm using this one because I don't have wok here in Dubai. And ayoko nang bumili. Kasi medyo, pricey yun. Ayan. Now, we're putting also our garlic. If you want to put more garlic, guys, it's okay. You can put more garlic. Ayan. So, isaute mo na muna yan. And let it caramelize. So, pag naggigisa ako, guys, I'm putting already the salt. Konting salt lang. Para lang ma-absorb niya na siguro. Basta nasanay na ako. And also our fresh pepper. Ground pepper. Ayan. Lalagay na ako. Simula pa lang. Then, mamaya ulit, pwede kayong maglagay ulit. Ayan. Then, next will be our shrimp. Ayan, pag medyo luto na ang ating sibuyas at nangangamoy na siya, ilagay na natin ang ating shrimp. Yung chinap-chop natin na shrimp. Since here in Middle East, it's very
affordable naman yung ating shrimp dito. Hindi guys, sa Pinas na sobrang mahal. Ayan, pwede kayong bumili ng madami if you still want to add more. Depende kasi kung gaano karami yung lulutuin nyo. So, sa akin, half kilo yata to yung binili ko. It's like 15 dirhams per half kilo. Ayan. So, half lang yung binili ko. Hanggang sa pumula lang siya, guys. Napakadali lang ito. And konti lang yung ingredients niya. Balik. Ayan. Pag medyo ano na siya, pagluto na yung ating shrimp, ilagay mo na ang iyong gulay. The carrots, of course. And also your green beans. Hindi ako naglagay ng ano guys ha. Hindi ako naglagay ng water since ang ating mango sprouts, it will be watery later pagka nilagay na natin siya. So, hindi ako naglalagay talaga. Ayan. Kahit konting luto lang nitong ating gulay, pwede na natin ilagay ang ating secret ingredient, which is ang ating dried fish. Ayan. Kung gusto nyo pang dagdagan, dagdagan nyo pa. Ayan. Sama nyo siya sa ano, pag-gisa nyo para maglasa siya. So guys, hindi muna ako nag-add ng asin dito or patis ha. Kasi yung dried fish na yon, it's a little bit salty. So later na lang kayo mag-add ng fish sauce or yung patis or salt. Later na lang pag medyo luto na siya. Or nailagay nyo na lahat ng ingredients. Parang marami tong aking toge. Pero okay lang, masarap na may maraming toge, di ba? Para lasang-lasa. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Pag nailagay mo na siya, nailagay mo na yung ating mango sprouts. Paibabaw mo, medyo ihalo mo lang yung nasa ilalim niya. Para pumunta siya sa ilalim at hindi masunog ang ating hipon. Then you can cover it. Konting time lang to guys. It will be cooked na. Ayan. So ayan na siya guys. Luto na to. Nilagyan ko na siya ng asin and a little bit of fish sauce. So, hindi mo naman kailangang i-overcook to dahil i-deep fry mo pa siya. So, this will be fine. I already added maybe like 1/4 cup of water para lang mag, ano, kasi hindi naman pala nagtubig ang ating, ano, shrimp. So, okay na yan. So, ayan. Pwede na itong you just needed to cool it down and we will wrap it in our lumpia wrapper. So, magbabalot na tayo guys. So, ito na yung naluto. Ayan. And, tatansyahin nyo na lang ang inyong ilalagay dito sa inyong spring roll. So, you need to wash your hands guys. I already washed mine. So, ganyan siya. And then, depende if you want bigger or longer, then it's up to you. Para sa akin, okay na yung ganito. Para isang subo lang. Isang subo lang. Ayan. See? Ganyan lang siya, guys. Another one. So, ayan. Sarap nito, guys. Pwede din siyang pang-ulam kung ayaw niyong ibalot as like vegetable spring rolls. Then, you can make it like your ulam. Iusod mo lang siya para masiksik. Then, do like that. Put some water para lang ma-close siya.
So, ayan na guys. I-prito na natin siya. Hindi ako masyado marunong magbalot. So, okay na yan kasi ano lang naman, pang sariling, ano, tayo-tayo lang naman kakain. So, no problem. Ayan. Deep fry. Will be nice. Then, while we are waiting for this one, we will make our sawsawan, the vinegar, and we will put some cucumber. So, yan guys. Konti lang niluto natin. Kasi baon ko yan bukas. So, konti lang yung lutuin natin. And nagawa na rin ang ating sawsawan. Ang ating vinegar with cucumber, onions, nilagyan din ng chili, little sugar. Ayan. Sarap nito guys. So, this is our favorite tikiman time. Ayan. So, ayan yung ano natin guys. Ewan kung nakikita nyo. Ating suka with cucumber. Then, lagyan nyo siya ng konting sugar para hindi siya masyadong maasim. Ano natin? Mmm. Sarap. Mmm. Actually, sobrang sarap, guys. Walang biro. Sobrang sarap talaga kapag may ano siya, yung dried fish and yung hipon, best combination talaga siya. So, so that ends our first cooking vlog here in Dubai, guys. I hope you can try to cook this one dahil sobrang sarap, and this one is perfect with cola. Ayan. So, ayan. Sana ma-try nyo to, guys. If you cannot find that small shrimp, then pwede naman yung hibe. I-blender nyo lang siya para maging powder, or i-chop nyo lang siya ng medyo mas maliliit. And okay na yon. So, maraming salamat, guys. Until our next cooking vlog, I hope you will try this recipe really. So, God bless everyone. Keep safe always, and we love you all. And what I don't